Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay makakasama natin si Sister Marian. Ayan, bali namin ko lang siya dito sa may pumunta ng rent. Kaya sakto, pareho kami ng sinakyan. Kaya sabatay na natin ang pagkakataon. I-interviewin natin siya. Si Sister ay galing muna sa Norway. Din nakarating siya dito sa Espanya. Ngayon na, alamin natin kung ano yung naging journey niya at kung saan naman ang buhay niya dito sa Espanya. Ayan, Sister, pwede mo ba kami sabihin mo sa ating mga tagapanood kung ano yung experience mo sa Norway, sa Denmark, bago paano ka nakapunta doon, at kamusta naman dito sa Espanya? Ilang taon ka na dito? Mga ganyan. Okay. Kamusta? Okay. Kamusta ka dito? Ilang taon ka na ba dito sa Espanya? 7 years. Ayan, 7 years na siya. Tapos kamusta? Paano ka nakapunta na sa Espanya? Galing ako na Macau. Ano, Macau? Tapos nag-apply ako sa Denmark. Okay. Parang TJ. Lakasan mo ako. Kaun. Parang, kuhan siya yung nag-apply. Karating ko ng Denmark. Okay. Tapos nun, dating ko ng Denmark, nabigali ka sa dito. Good na. Good na talaga. Sobrang ganda yung mapapawaw ka, syempre. Iba kasi yung trabaho mo sa Macau. Kasi grabe talaga yung trabaho. Tingin talaga sa iyo. Katulad. Pero nung pagdating mo sa Denmark, hindi mo parang yung tulin sa'yo parang pamilya. Nagugulat ka. Tapos kakain kayo. Sabay-sabay kayo. Tapos nagkukwento. Tapos hindi mo kasi siya tawag yung kamo. Tawag mo pangalan. Pangalan. Masi? Tapos nagugulat ka siyempre kasi galing ako ng Macau. Magtawag ko sa mga. Siyempre kasi respeto. Pero sa kanila, no. Tapos hindi nila sa'yo yung anak ka. Part ka sa family. Manong nasa contract na sa 4 hours ka lang. Kasi 4 hours lang talaga ang trabaho. Ang galing naman. Tapos kaya na naman ang sahod mo doon? Mga magkakalimutan ko na. Basta, mga 20 or less than? More than. Ah, more than 20,000? 30 something. Oh, malaki na din. Okay. Oh, tapos ang kuhan pa. Tapos, yung nagugulat ka talaga sa, ano yan, sa pagkuhan nila sa'yo ba? Kaysa nung sa ibang lugar, pati sa lugar, ang ganda. Anong gagawin mo kapag tapos na ng shift mo? Sa bahay ka lang or pwede ka nang sumalang? Pag 4 hours na ako, kahit saan mo gusto. Tapos magme-message ka lang sa usap. Kakain pala ako ng dinner. Hoy, mag-release ka pa para sa'yo. Ay, ang galing naman. Pero ang mga pwede lang makapunta sa Denmark, Norway, ay yung mga single at wala pa hanggang 30 years old ba? 30 years old. Kaya ako sa credit. Oo, tapos walang bayad. Sagot lahat ng employer. Oo, sagot lahat. Yung ticket, lahat. Ikaw. Pero parang nagbayad ako doon sa pag-transist ko sa China. Nagbayad, may binayad ako kasi hindi kasi pwede yung gusto magbayad doon. Saan mo nakuha yung yung employer? Saan ka nag-apply? May agency ba doon? Yung kakilala ng ate ko, yung friend niya, siya nagtulong sa akin. Nandun siya sa sa Denmark siya. Kasi yung iba sa mga online di ba kung sino may interest na mag-apply ng UPR, maraming mga video na nasa YouTube kung mga sinishare nila yung experience nila sa UPR, kaya baka doon kayo makakuha ng information kung sino mag-apply as a UPR. Tapos paano mo naman na-decide na pumunta dito sa Espanya? Kasi pag-upair ka kasi sa pagtawag ka sa upair, 2 years talaga. Ah, 2 years lang. Depende sa ibang lugar. Basta sa Denmark, 2 years lang siya. So, hindi na talaga siya pwede. Extend. Depende na lang kung mayaman yung employer. Pag may-ari sila ng company, pwede kanilang i-apply sa company nila.
Hindi. Pero madalang yung gano'n? Oo, madalang. Ilang days pa bago ka umalis doon sa Denmark? Anong pa ng employer mo na pupunta ka ng Espanya? Kaya nga sabi ko, huwag ko pa pupunta. Kasi buwan kasi daw pagsasabi. Dito sa Espanya? Buti hindi ka nakilig. Hindi. Kasi, may kakilala ka ba dito? Wala. Well, meron akong kakilala, pero hindi kami close. Nag-beses lang ako sa kanila lang. Hindi mo Tungkol kasi saan? Mag-stay dito. Kasi mag-stay lang kung saan mag-stay. Kasi ah, titirhan. Oo, titirhan. Sabi niya, oo naman, sige, tulungin kita. Yun lang. Inanapan ka niya? Oo, inanapan niya ako ng room. Pero hindi kami parehas ng bahay. Inanapan niya lang ako to. Buti na lang, yung ano yan o, yung may-ari lang yung bahay, Bisaya. So, parang lang kausap kami. Kasi di ba madami lang mga Pilipino. So, parang parang pinas na dito. Kaya nga, tulungan naman dito. Oo, oh, tulungan. Saka, syempre, kailangan, marunong ka din makisama. Oo, oh, yun talaga, oo. Oh. Yun. Bali, sinatumunong sa'yo pagkaroon ka ng trabaho? Hindi, naghanap ako. Tapos, sa mga kakilala ko sa ano, sa mga kakilala, refer. Oo, refer. Tapos, may sa kong kakilala. Baka gusto mo yung start, yung stay out, ganyan. Oo. Oo, sige, try ko. Kasi gusto talaga na, ayaw talaga na stay out. Oo, gusto mo talaga. So, stay out. Kaya yun, ninay ko, tapos nalaman ng kambing na lapit na ako sa bahay nila. Nagdalang nila. At least na siya. Hindi makagastos ng pangasama. Hindi niya. Pero doon ka nagtagal? Oo, oh, doon. Ay, magkano nung time na yun ang ano, ang sahuran pa? Nung time na yun? Uy, yung that time ko, 900 na ata kasi lang. Hindi nila kaya. So, hindi. Ah, yun lang ang sahod mo. Tapos, ano yung malala sa 850 na sahod mo? Wala ba talagang double pay? Ay, dito kasi pero at least, ang trabaho naman, sobrang daan. Ayun, kaya... Bata, parang nani ka lang, yung bata lang talaga ang focus. Kasi hindi ka naman magluluto. Ilang bata ba alaga? Isa. Ay, ilang taon? 3 years old siya that time. Oh, magluto. 3 years old siya that time. Tapos, nung malapit na ako magkapapel, nagka-attack ng isa. Basta dito kasi, depende sa amo. Minsan kasi pag malaki ang sakot, madaming gato. Yung kaya kay sister kasi, kaya medyo valid ang konti. Kasi maunti yung trabaho niya. Yung halos wala siyang ginagawa. Talagang parang over lang siya. Kaya lang, syempre, pag iniisipin mo saan yung panahon, maliit na yung sinasabi mo. Kaya lang, tiniis ni sister. Kasi nga dito, ang alam ko kasi, sabi nila lang. Pero para sa akin, patunayan nila. Kasi, buwan lang kasi sila yung normal na yung trabaho nila. Wala talaga silang malaki income. At least makakapapel sila kasi pag mayaman, hindi sila nag-dedication. Dinadaya din nila. Dinadaya nila. Kaya yun. Kasi yung tax. Kaya hindi. Kaya yun ang na-one ko na maganda yung amo yung matangin. Sumlow profile lang. Oo. At least. Ganon. Kasi marami na akong kilala na yaman ng mga amo na yung sa pagpapela na sino na tadinay kasi may mga ganyan. Oo, kasi pag hindi ayos yung mga documents sa binigay. Yun lang ang alam ko. Pero yung yung normal lang na trabahante lang din dito, yun makapagdaw talaga kasi na natin. So, bilis lang talaga sa nag-apply ako nung August, na-approve ako ng October. Nag-ano ka ba? Lawyer or agent? Lawyer. Lawyer. Sino ang bayad? Ako. Ay, ikaw na. Kaya nga, depende kasi sa lawyer. Sino ang lawyer mo? Pwede bang malaman? Oscar. Oscar. Tapos ko, August. Tapos, October,
Nakuha mo na yung ano? Napin na. Ah, ano na agad? Oh. Kukunin na yung ano? Ay, hindi. Yung ano yung na-approved siya. Para mag-wellias. Oo. Oh, parang, tapos hindi, magkukuha ka pa kasi ng siguro. Number ng siguro. Mm-hmm. Tapos mag-wellias na. Oo, nag-wellias na yun. Tapos oh. Kasi kailangan yung number ng siguro, yung haamo ko kasi ang kukuha. May ganun nga eh. Tapos that time, eh, COVID yun eh. Kasagsagan ng COVID. So, nahihirapan kami. Oh, kasi, buto na lang, yung amo ko, may friend siya doon na nag-work. So, kinontak niya. Kaya napagali na lang. Oo, pato. Mamaya, nandiyan na. Oo. Kasi nahihirapan talaga siya magkuka. Pagka mamaya, nandiyan na. So, nagsikap-sit siya na magkapapel na. Oo. Tapos na nagkapapel ka, anong ginawa mo? Nagpaalam ka kaagad. After 6 months. Ay, inantay mo yung 6 months. Oo. Tapos makuha mo yung pape, yung ano mo, tarjeta. Nakuha ko ng tarjeta ko kasi 1 month lang. December. Di ba, nung una, October. Pagka November, okay na lahat. November ata. Oh, November ako na-aprubahan. Okay na. Tapos December ako naka-wellias. Pagka January, nakuha ko na yung tarjeta ko. Okay, tapos kailangan nagpaalam. September. Ah, September. Ilang linggo mo sila binigyan ng allowance na maghanap ng kapalit? 15 days lang. Sino naghanap? Sila o ikaw? Ako na naghanap. Ah, ikaw na ay naghanap. Ayun na. Nagulat sila. Hindi namin expect na lista. Hindi ka pa nila sinaasan? Nasanaw nila ako. Ay, hindi. Pero nung... Nagkapapel ka na? Oo, hindi. Tapos nun, sabi niya, nung pagpaalam ko, tatasan na daw nila ako. Alam mo, pagkano? 50. Sabi ko, pagkano dapat? Wala. Pagkano dapat yun? So, plus 50, 900. 900 na lang nga. So, tapos, eka, 950 na yung sahod yung that time. Ah, nung time na yun. Tapos, pagpagapan, ganyan. Sabi nila, sasan na daw nila ako ng sahod. Hindi naman nila ako sinabihan ng babae kasi bigyan sila ng paga. Ay, oo, lugi-lugi si sister na pag wala kang paga. Kasi yung paga, bonus mo yun eh. Either kalahati ng sahod mo or patumpas ng isang yun lang sana, no, kahit kalahati ko sila. Kasi bayad nila, at saka matagal na din ako. Maso wala talaga sila. Kaya nga, oo, hindi siya worth it na mag-stay. Pero sinabihan naman nila, hindi na pinitaya. Oo, kasi talaga nila kaya. Sila yung mamumulubi ng mga. Kasi magbabayad pa daw sila sa akin. Siguro. Ay, oo. Pag may pagbenta na, may siguro pa siya. Pero sa isip-isip, for 4 years, kasi nasasagan yun ng COVID, so hindi ako nakapag-break. Sabi ko sa isip ko naman, for almost 4 years, sabi naman yun, na nakatipid sila sa siguro mo. Ikaw mawaman, sila mo lang ang pambaya. Ay, kamusta naman yung paglipat mo? Magkano naman yung nakuha mong sahod? Ako, magkano yung offer nila sa'yo? Kung magkano yung tumataas, tataas din nila. Ah, mabuhay sila. Ilan yung alaga mo? Isa lang din. Ah, isa lang din yung alaga mo. Alam mo, minsan, hindi talaga maganda yung kampante lang tayo sa kung anong meron na mabain. Ay naman din natin isipin yung sarili natin. Ayan. Yung naman dito, oo naman, mabait naman sila. Kaso lang siyempre, kaso sa specs mo na sabi ko rin. Trabaho. Oo, ikaw lahat. Focus ka sa lahat. Ah, nilang ngayon, oo. Magkano ba yung sahod mo? Pwede bang malaman? Ano naman dyan? Kuhan. 1,134. 1,134. Ano na yan? Yan na yung tapos may kapagaw. No, kapaga. Oh my gosh. Sana all. 1,134. Samantala ako, 1,083. Hapaga pa. Oh? Yun ang alaga mo, isa? Isa. Oh, sana all. Nakalipat na nga din ang trabaho. Ah, kasi nga, di ba? Ah, oh, nga pala. Hindi may papel na ako eh. Same na tayo dapat eh. Kaya ano, yun nga. Pagpalagay na, ahead ka sa akin na ako. Kasi 7 years ka na. Pero oo, ako umalis talaga ako agad. 6 months. Grabe, bumawi ka naman ngayon.
Nung pagdating ko, magkano yung minimum sa nasa kontrata yun? Kasi pag sabi na gano'n, tumaas na yung sa... Kaya nga tumaas na ngayon eh. Ayun pa yun. Tumaas nila. Kasi sinasaan ako naman ang papa. Eh, tumaas na pala yung sa... Sinasabi mo sa amo? Oo, kailangan talaga makapal lang mukha sa sabihin sa amo. Oy, sir, tumaas na. Taas mo din. Pagod, ha? Hindi kasi mataas na yung bilhin ngayon. Tapos siya sa ano. Ayan, kaya kung sino mga pupunta dito sa Espanya, dapat gayaan nyo si sister. Tapos, ano sister ang may advice mo sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain? Ang lakas ng loob, sumagayon talaga yun. Pero, parang filatong ka naman sa Spain. At saka, kasi parang hindi ko rin pabigin sa Pilipinas kasi halos ito puro Pilipinas. Kasi talaga sa daan. Pero ako ang lakas ng loob, sa future iba niya. May nagdoon, makapalang mukha, kailangan ka lang. Pinaka-importante, makapalang mukha. Diba, makapalang mukha ako. Nakausap ko si sister, tapos ayan, na-interview ko din siya. Yun talaga yun, dapat talaga, kasi pag mahihayin ka, ikaw talaga ang kawawa. Pag hindi mo, kailangan mo talaga, tapos kailangan ka. Siyempre, mabait ka rin naman. Kailangan na hindi. Tsaka pakikisama. Pakikisama. Yung talagang ulit pala. Number one, pakikisama. Talaga, pakikisama. Kasi wala ka, kung hindi ka marunong makikisama, halos lahat kaaway mo. Teka, nakailang piso ka muna? Baka nakailang... No, dalawa. Ano, tatlo. Isa. Kasi, mag, ako kasi, pag saan yung malapit yung mga ko. Ah, lumilipat ka. Lumilipat ko. Tama naman yan. Kesa sa magpilis ka naman. Kasi ayoko talaga ng biyak. Nahilo talaga ako sa malayo yung biyak. Eh, kasi hindi ko kaya. So, lumilipat ako pag saan yung mall ko. Nag-i-stay ako pag malapit yung pag, pero pag ever ayoko na maghanap na lang ako ng bago, saan yung malapit doon, doon ako. Tama, tama, oo. Mas maganda yung gano'ng mindset. Kasi hindi ko talaga kaya mag-iari talaga. At saka mas makatipid ako na. Tama, oo. Sobra, kaysa... Tsaka mga na naman yung natirahan ko na yun. Kasi hindi ka lang. Magkano na kayo na piso? Sa kanila, 180 lang ako. Externa ka ba? Oo, oh, externa. Ah, 180 kasama na lahat. Oo, oh, kasama na lang ako. May pagkain, wala. Ah, wala. Ah, 180 kapag stay out kayo. Pero normally hindi. Magkano na ba kayo nakalala? Pag 200, siyata pag 250? Baka naman isang kwarto na yun? Ah, pag isang kwarto, 250. Pag ano ba kayo sa kwarto siguro? Ilan kayo sa kwarto yung 180? Dalawa. Ayan, Alex! At yan kasi talaga makahanap ito na magkakalala. 200 ata pag-extra. Ah, 200. Ah, 200 na? No. Kapuan pala, yung 200 plus, iba pa yung bills. Ito, 180, lahat na kasi. Ah, tsaka maganda din sa kanila, dalawa lang sila sa bar. Tapos yung kasama mo, stay in, stay out. Money siya, pero nabuhod siya, stay out siya, pero nabuhod siya sa restaurant. Ah, late na siya umuwi. Hindi ko kaya sa restaurant. Ah, pero pala kaya sa house arrest? Oo, malaki. Oo, malaki yung house. Pero parang mahalit na kata. Ang difference. Oo, oh, tsaka pagod pa. Pagod pa. Kasi sila, mag-memorize sila ng minu. Ang magluluto sila. Nung kailangan talaga naka-file, kailangan talaga. Diba? Eh tayo, gusto ko lang mag-bantay ng pata. Ano lang, mag-panele yun. Normal lang. Gusto ba kayo lang na? Normal na ginagawa ng babae. Kaya yung panahon yung mga ito daw gabi sa driving sa dali, burger, yung order niya, yung dali ko, yung rice cream. Eh, bakit napili mo yung Spain? Bakit hindi France or Italy? Kasi, kasi para sa akin, kasi tagasang wakas pizza. Okay. Tapos, pang sa wakas sa Chabacan. Pero hindi naman ako sa Chabacan, Bisaya. So, pa yung sa Bacano, so doon ako lumaki sa condition language nila. Nagagamit niya na yung mga Spanish na ano. Dialect pala nila, dialect nila. So, narinig ko na. So, siyempre, pag, siyempre, sabi nila, sa Bacano is broken Spanish. So, eh di ano, habla Espanyol ka na? Konti lang. Ah, nag-aral ka ba ng Spanish ano? Dati, nag-aral ako pero 8 months pa ba? Ah, oh,
okay. Hindi ko na kaya. Kasi nag-aaral lang ako that time kasi sabi daw nila, kailangan daw yun sa pagpapin. So, naniwala naman ako. So, kailangan ko. Eh, yung mga kilala ko, nagpapin na sila, tinanong ko, mga kilala ko, tinanong ko, anong ko, the requirements niya, needed ka nila. Hindi naman, hindi naman na. Pag sabi pala nila, pag sinabi mo na nag-aaral ka, tatanong, nag-aaral ka, tapos di ka marunong mag-Spanish. Sorry. Oh, so, yung rewind, hindi na lang nila pinag-aaral sa hindi, hindi niyang pinasa yun. Hindi mo pinasa yung certificate. Kasi pag sinabi nila, kung ba't di ko alam, tapos buti na lang yung natin pala nagpapapel ako, di ba? Kasi sa ganda. So, hindi yung pinulungan. Ah, oo. So, sa online. Online, no? Kaya so, buti na lang. Hindi ko na itinan. Okay? Kunwari, may nasignal. Kasi online. Tapos yun, tapos sabi lang ako, ha? Pwede na ako. Tapos sabi niya, sige, pasan na lang kita. Sabi niya na, sige, pasan na lang kita. Pag ano, akalain mo yun, 3 months lang, tapos yung iba, tapos months, yun na nag-wait para, ikaw lang mo ito. Ano, matagal yung amo, mas matagal kinasa yung mga requirements mo. Napakatagal, 9 months inaabot. Matagal talaga. Depende kaya kapag ano, yung mga kukuha pag-aayos ng papel, dapat ang kunin nila yung pag-release na abogado. At sino ba abogado? Eh, kaibigan ng amo. Ay, oy, wag. Pag-amo talaga ng abogado. Kaya, eh, sila. Isang inaabot pa nga ng 1 year. Kaya nga, Diyos mo, tagal. Oo, kasi nga daw ganyan. Ganyan. Kaya dapat ikaw talaga kumuha para dinigdigan mo yung abogado. Abogado, as attorney, ano na nangyari sa kanya? Oo, as si Oscar, lagi ko talagang tinatawagan. Ano na? Kaya? Kailangan ko na kasi yung kahit hindi naman ako. Kuya ko nang pinasa. Isa na siya. Sige, tatawagin ko. Kaya nga, oo. Yung ganyan, oo. Bait naman ni Oscar. Bait naman. Abogado. Yung joker. Eh, ano siya? Magaling siya mag-English. Oo, magaling siya. Pero sabi niya kasi, magkano bayad? Nung that time is, nung pag-process. Ang mura pa noon. Eh, yung sarinyo mo, kanino ka nagpa-process? Sa kanya rin. Magkano bayad? 1,300. Eh, di bang makuha yan ang word? Oo. Sige, kunin ko mamaya. Si Oscar. Ay, yan. Tapos, ang bilis nung dates. Kaya, magaling ka na siya. Baka pwede ko yung ma-interview si attorney na yan. Mailagay sa vlog. Okay, oh, last ano, advice mo sa ating mga kababayan na nag-iisip kung ano bang pupuntahan nila, kung France ba, Italy or Spain. Ano sa palagay mo? Kasi sa France, malaki ang sahod. Talagang kung saan nila feel. Siyempre, kung saan nila feel. Kung saan mo naman, siyempre, kung feel mo naman, kasi iba kasi yung pag hindi mo feel mo sa lugar, tapos pagpunta ka, di ba? Parang hindi ka happy. So, kung saan nila, kung saan sila may kilala, lang may kailala sila sa isang lugar doon, dito sila kasi para makila doon naman sila. Para may katulong din, may mag-aas, may mag-help o ganyan. Kasi pag doon, kunwari, gusto mo pala ng France kasi nung narinig mo, maganda daw kasi doon sa pagdating mo na Spain, so nagdadambi. Di pa sa France na lang ako, ba't ako siya diba nagkagawin? Ganon. Pero pwede rin naman siguro, if ever pupunta kayo dito, medyo malayo-layo pa yung inyong visa para pwede pa kayong lumipat ulit. Ayan, pero mas maganda din naman kasi dito. Sige, sabihin mo bakit maganda sa Spain? Kasi 3 years lang, pwede ka na mag-process ng papel. Ano pa? Ano pa kagandahan sa Espanya? At saka, yung ang daming Pilipino. Oh, madami Pilipino din sa ibang lugar. Yung ano pa? Sige. Yung siyempre, culture nila. Tsaka dali yung language. Dali yung language. Yung nga, kasi okay. Sa France. Ano ba yung Danish? Hindi ka ano ba yung mga ng France?
Medyo may mahirap eh. Oh, no? Mahirap, no? Tsaka yung word nila, pag pinigkas mo, hindi yung pagkakasulan. Oo, oh, iba yung pronunciation. Oo, oh, nga. Oh. Tama. Oh. Ano pa? Yung, sa language. At tsaka yung sa culture, kasi di ba na-adapt na natin yung mga nila, kasi galing sila. Oo. Yung cost of living. Oo, oh, cost of living. Kuhan lang din yung bilihin. Pero siyempre, ano yan, no? Magtrabaho ka rin. Magalaw ka rin ng sahod na... Oo, huwag kang makampante doon sa maliit lang. Kasi marami naman trabaho na nag-aantay. Kaya lang minsan swertihan din. Oo, correct. Ikaw ba, sis, madali ka ba nakahanap ng trabaho? Oo! Ilang araw ka lang ba eh, may trabaho ka na agad noon? Oo, dumating ako dito ng March 12. Mm-hmm. March 28, nagka-work ka. Ah, ikaw, eh kaya kasi may experience ka kasi... 1 week ako nag-stay sa ana, hindi pa ako nag-tenga. Hindi, 1 week ako, ayaw ko manganap na tabo, pahina lang. Sana all, nagpahina. Hindi yung hindi na ngarag na, ay, ginawa ko rin manganap na trabaho. Hindi kasi galing, pag galing ka kasi ng Denmark, bigayan ka ng hosmo, ng pabao. Wow, ang galing. Pabaon, tapos ng pang-sahod mo. May ano siya, may pocket money. Magkano pa lang dalawang pera? Noong that time, siguro mga 2,000. Mawala ka ng baon niya, 2,000. 2,000. Kaya nagulat ako nung pagdating ko dito. Pagdating ko, sabi ko, ang mura na yung programa. Nagulat siya. Kaya, tapos ngayon, nung pagkatagalan mo, no, para pagdating, pag 2 year ang baon. Nagkukuripot na tayo, no? Kaya, tapos, ganun ba naman na-experience mag-convert? Ay, hindi. Hindi naman. Ako naman yung, ay, teka, ako convert ko, ay, ang mahal na dito sa Pilipinas, ay, ang pinili, hindi naman. Hindi. Kung magkano lang yung, ano, pag sabi mo na, sabi ko, ah, ay, ano, yung ano naman, nung bago ka lumipan, di ba nagpaalam ka na sa amo mo, ah, nakahanap ka ba kaagad? Di ba may 15 days ka? Bago, hindi, nagplano na talaga ako. Oo, di ba nagpaplano ka na umalis? Pero, nung nagplano na ako, nagpaplano na ako. Tapos, nung itong amo ko ngayon, nagpaplano na sa amin. Kasi, hindi ba sana ako magpapaalam? Kasi yung amo ko ngayon, nalilipatan mo? Oo, gusto ka na kunin? Oo, gusto na, asal na ba yan ako, ano man, interesado ka pa ba sa amin? Sige na, sabihin mo na, kasi yung anak namin, gusto ka na talaga na, ay gusto ka talaga ng anak namin. Oo. Kasi ang dami na namin in-interview yung anak namin. Kasi hindi naka-smile. Sa akin lang daw naka-smile. Ayan, dapat yung tips yan, Sita. Anong tips mo sa kanila during interview? Kailangan, ang bata agad ang... Ay, ay, interview pa na. Kailangan hulihin mo na kaalan. Oo, yung kiliti ng mga bata. Kasi nung una ko yung amo, yung nasyak sila, dating ko doon, hinag ako agad ng bata. Ayan, dapat pala kasi ganun. Kasi yung bata yung panitip, nagulang din. Ay, anong ginawa mong ano, tips mo? Anong ginawa mo doon sa bata? Wala. Hello. Oo, sabi ko lang, hello, you're so handsome. You can help. Tapos, nilapit na lang kagad. Ito naman yung bagong kamo, 3 months of yung pinagpapasok ko sa kanila. So, pag-interview, nandun yung bata, nataupo. Sabi ko, hello, you're so cute. Ganyan yan po. Tapos, tawa siya ng tawa. Oo, sabi niya, ganyan, pati yung kamay. Tapos, nagulat yun. Pagkakuhan, pagkabukas, lagi tumatawa, lagi natitex, lagi gusto ka talaga namin yung ganyan. Dami talaga ng text. Ano man, sinatawagan pa ako. Sabi ko, kasi siya, hindi pa ako nagpaalam. So, ano man, pagbibigyan ka namin ng 14 days. Sabi nila na, huwag ka naman mag-alala. Bibigyan namin sa itat. Kung ano ang kontrata, kung ano ang kontrata, kung ano ang yung lahat, kung mag-interest daw, kasi sila na daw magbayad ng siguro ko. Wala lang akong kontrata. Kaya ako, galing! So sabi ko, okay, nagpalo ko na. Saan pala yung trabaho mo ngayon? Sa Udon eh. Nababa, naririnig ko lang, pero hindi ako pati. Let's see. Malapit siya sa kainis. Hindi ako familiar sa mga location dito.
Ayan, meron tayong ano, meron siyang magandang na-share kung paano yung discount during the interview. Sana huwag yung kalimutan. Oh, talaga, yung bata talaga, kasi nga, focus kasi nila sa bata. Oh, priority sa bata. Priority talaga bata. Kasi, punin ka nila dahil sa bata. Oh, hindi ka rin nila pakakawalan dahil sa, close na kayo sa bata. Oh, pagka close na kayo. Niyak na one na ako, niyak talaga ako, nagagulit talaga. Kasi niyak talaga silang lahat pag alis ko. Kasi hindi nila expect. Kailangan may buhay. Kailangan. Tsaka hindi naman worth it yung trabaho mo talaga. Yung sweldo mo. Kahit masabihin, magaan. Kasi umatapon, o nga bilihin, tapos din yung lenta. Tama. Hindi naman. Kaya, hindi talaga pwede. Ayan, maraming salamat sister sa iyo. Napakagandang share sa atin. Ayan, maraming salamat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin YouTube channel, i-click nyo na ang subscribe button. At para manotify kayo na may mga bago akong upload, i-click nyo na ang bell button. Ay, maraming salamat. Paalam!